Opo, kasi sugat po yun eh. Sabi ko nga po, dalawang klase. Isang for needle, tumutusok lang kayo, tapos kumukuha ng sample doon, or excision biopsy. Sa excision biopsy po, tatanggalin na lahat. Tapos yun yung isasubmit sa... Tatanggalin na lahat kasama yung bone? Ay, hindi po. Yung lang po yun, tapos pag na-confirm na po, na-cancerous po kayo, yung mass lang po, yung buko lang po, yung buong buko lang po tinatanggal. Para pag nakita po doon, hindi cancerous, wala na kayo may intindihin kasi tinanggal na rin sa... Pagka-positive po siya, yun, nagkakaroon kayo ng option kayo, paalis nyo ba yung buong breast ninyo? Pwede namang hindi. Kaya lang, meron pa rin kasing mga naiwan po na kulani. Nagugol pa rin natin kung pinuturing po yun. So, paano po aalisin yun? Hindi po yun maaalis ng surgery. Magmamano-mano sila, medical dissection, kung ano lang po yung maalis nila, yun lang yung aalisin nila. Pero after po, nagre-refer din kayo sa radiation. Yung ginagawa po namin, dumidiretso na kami sa radiation. Ika po ganun. So, kasi same pa rin. Kasi same pa yung breast nyo. Pagka ganun. So, yun po yung ginagawa natin. Kino-concern kasi natin eh. Kasi mahirap po pagka na-opera na. Medyo hirap na kayong lumiyad pagka ganun. Kasi nga po, mahapak na siya. So, yun po siya. So, Dok, ano po sa tingin yung magandang ano yun? Yung sinasabi niyong pangalawa kung ayaw ka magpa-biopsy or... Pag ayaw niyo naman pa-biopsy, ayaw niyo na surgery, ika nga. So, ginagawa po natin, yung gamutan natin, immunotherapy po, at the same time po, irradiation natin. Kasi marami na kung kulangin. Tapos, so, itutunawin natin siya. Ito po naman yung isang test din po sa dugo naman para malaman po talaga natin yung activity ng cancer sa inyo. Tawag po dito tumor marker. So, very specific po sa breast, CA15 hash. Ano po kasi yung sa inyo eh, maraming option kasi maliit pa siya. Hindi ka tulad pag malalaki na, wala na option doon. Binatanggal na yung surgery pagka ganun. Lalo na po pag nagnaknak na, lumabas na, may sugat na po. Wala na pong nag-opera kasi pagka ganun. Hindi siya may sasaray. So, ang treatment natin po, ito na immunotherapy. Tapos, sinasubject na natin sa radiation. Kasi po, hindi kasi gagaling yun hanggang hindi na mamatay yung cancer. At minsan po, pag may mga instance na i-infect, ako, amoy patay na daga po yun, ang baho po yun. So, mahirap po pag gagawin ng kanyang nagawa po natin, yung radiation ito. So, once may result na po kayo, nang kusyan po kayo. Ma-assess natin kayo. Tapos, so, mag-iiba na yung pananaw natin, pwede ko nang sagutin lahat ng mga tanong. Ito naman po yung binibigay natin sa inyo. Alam na po sa inyo. Tutunaw na po tayo kung nagawin natin. Para mag-present natin yung paglaki niya at saka pagkalat niya po. Ito yung ginagawa natin. Bigla ko na ano. Akala po okay na yung result ng mamot lang po. Hindi po, 4D po siya. Mas malala po yung resulta niya kaysa din sa ultrasound niya. Yung sa ultrasound niya, 4D lang po eh. 4 lang po, 4 lang siya. Ito pala yung mga category. Opo, so ito lang po yung result niya. Yung sa November, sa species lang. Ngayon po, 4D na siya. Ito. Tapos mammogram pa po yung binagay. Ito pala yung mga category. Ito pala tayo. Na ano ako doon. Madali na pong gamutin ngayon yung breast cancer para pong ano na lang yan. Para na lang umusipon po yan kung gamutin dito. Kasi po, isa sa limang Pilipina. Merong breast cancer po. Ganun talaga pataas po. So number one po yan sa statistics. Pinakamaraming klase ng cancer, breast cancer po sa Pilipina. Bakit po nagkakaganon? Number one po, yung nasa genes. Yan. Nakikita po yun pag nag-histochemistry naman po doon, pag nabiopsy kayo, positive po siya, isasubject po yun sa staining para makita. So, kung lumalabas po doon, nakikita kung genetic siya, saka yung approach, ano po siya i-approach. So, yun po yun, yung hormonal therapy naman po yun.